Okay, good evening to all of you. We adjust the time of our broadcast due to some technical problems and physical problem as well, no? Been busy for the whole week. That's why pagdating ng Linggo talagang kumbaga gulay na gulay tayo. And it's only by the grace of God that we can stand and preach the word. And on that case, of course, we realize that the flesh always fails, but the Spirit give us the power. So tonight, we welcome each one of you for our evening service. Continue to pray for our church and the churches of our missionaries as well, no? That things will change, especially the decisions of our politicians. Ang problema ng ating mga politician ay nasasakyan ng politics at negosyo. Dapat maging divisive sila sa kanilang mga desisyon. They don't care about the damages. Sana marinig kayo ng aking boses, mga politicians, na sana alalahanin ninyo ang mga tao sa inyong mga nasasakupan na marami ang naghihirap dahil sa mga maling akala, maling protocols at mga maling desisyon. Sana naman ay magkaroon na tayo ng matapang at maayos na mga desisyon sa ating mga lugar. Until now, ang Cebu City ay nanatili na ECQ while the rest of the province, even other cities around, are now under GCQ. Napakalungkot po na parang pinapanis ang Cebu City. Samantala, marami ang nabiktima dito, hindi dahilan na sa COVID, kundi sa ibang mga sakit. So, magkaroon na sana tayo ng common sense, no? Kulang ng common sense ang ating mga desisyon. Palagi tayong nababalot ng takot. And that's why hanggang ngayon, mayroon pa rin mga desisyon na it brings a lot of damages to our people. Okay? I will not spend more time on that. Iwan natin sa kanila at of course, paminsan-minsan ay kailangan natin iparating ang ating mga damdamin at ating mga opinions para naman sana ma-open ang kanilang mga pag-iisip sa mga bagay na kanilang sinasakupan. I welcome all of you, members mostly, sa atong simbahan. Let me make a roll call tonight. We have Loni, Gladys, Gideon, Charmin, Roslyn, Victor, Dondon, Emily, John J. Magsayo, Silanga. We have Nonoy Galiano, Seni Eli. We have Maricho Serna, Oxinito Bornales, Pastor Oxinito, Liam E. And Sister Jovi Tim Kang. We have Sister Nora, okay, Binaya Pitaliana, Sister Marian, Sister Joela, Hannah Lorimas, April Ochavo, of course my wife and my family, Brother Junel. So I think that's as of this time, ito pa lang ang ating nakikita na mga viewers natin. We have a good service this morning, of course. The Lord blessed the meeting. The Lord anointed the preaching of the Word of God. I do hope na nakatulong po sa atin na mga nag-attend as well as yung mga nakinig lang at nag-view sa ating live broadcast. Ngayong gabi,
Bago tayo dadako, babasahin ko muna ang ating teksto. It is found in Hebrews chapter number 12. The book of Hebrews chapter number 12, verses 1 down to verse number 3. Sabayan niyo ako sa inyong mga Biblia diyan, sa inyong mga bahay. Babasahin natin ang verses 1 down to verse number 3. Ito po ang sinasaad ng salita ng Diyos. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight that so easily beset us, let us run with patience the race that is set before us. Verse number 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Verse number 3, for consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. So ito po ay patungkol sa mga mananampalataya na kung saan ay hinahalintulad po tayo sa isang tinatawag na race. At habang tayo'y nandoon sa track and field, sa track na dapat nating iikutan, yung field na Coliseum, kumbaga, ay sa ating pagtatakbo, we are admonished from the Word of God na kailangan natin gawin ang ating responsibilidad bilang mga bilang mga racer, bilang mga athlete, no? Athlete tayo ng Panginoon. At ang buhay ay likened to a Christian race. So yan ang ating pag-uusapan mamaya. But bago ang lahat, tayo po ay dadako sa isang awitin. Dahil wala man tayong special number paggabi. So I prepared a video every time na may mensahe tayo. I think makatulong po ito to inspire us before the message. So titignan po natin ang video at pakinggan po natin ito. Thank you.
Amen. Praise the Lord. Maraming trials ang buhay, mga kapatid. And that's why kailangan natin, through it all, we have to trust in Jesus. Sa ating pagtatakbo mula sa ating conversion, sa hindi po nakaalam at wala pang idea, ang Christian race po ay patungkol po sa journey ng buhay natin. We are likened to be in a coliseum na nandyan po tayo sa alley at bilang atleta, mayroon pong naka-assign na mga alley sa bawat isa sa atin. I think that's familiar to you. And then, ang starting line, ito po ay tumutukoy sa spiritual na mensahe. Ito po ay tumutukoy sa ating conversion. I got saved 1979 of May 23. Doon po ako nagsimula. Yun po ang starting line ko. And from that time, May 23, 1979, ako po'y tumatakbo. 2020 na ngayon, 41 years na bilang mananampalataya. Sa inyong buhay, noong kayo'y naligtas, imagine doon kayo nagsimula. Yun ang starting line ninyo. At tumakbo na kayo, kagaya ko 41 years, maybe ang iba sa inyo, maring mababa dyan, like 30 years, or maybe ang iba sa inyo, mas nauna pa sa akin na ligtas. Maybe you have been a Christian for more than 41 years. At tumatakbo tayo. Ang tanong ngayon, kailan ba matapos ang takbo na ito? May katapusan po ito. At yun ang finish line. Ang finish line naman po, it's either our physical death or the rapture of the church. Maring ang finish line natin, mauna tayo bago ang rapture. Aakyat tayo sa physical death. Pero kung mahintay man natin at buhay pa tayo, our finish line ultimately will be the rapture of the church. So yun po ang finish line natin. Now, regarding the finish line natin, whether by physical death or the rapture, ang ating pong pag-aaralan ngayon, papaano tayo tatakbo na hindi madiskurahi. Kasi po sa pagtakbo, lalong-lalo na kung may nauna na sa iyo, sa competition like in Olympics, pag may nauna na sa iyo, nadi-discourage ka na. At minsan, nawawalan ka na ng gana na tapusin ang race. Lalong-lalo na kung kulilat ka na. Lalong-lalo na kung huling-huli ka na. Sila ng kanilang kalaban twice. Ang isa ba yung ikot? That's 400 meters. Dalawang beses na naikot. Ba't tinapos niya? At ano ang ginawa? Siya na lang ang naiwan lahat, nakatapos na, pero pinilit niya. Paika-ika siya, halos di niya na makaya, but ang ginawa niya, tinapos niya. Alam niyo ang ginawa na dictator, tumayo sila at pumalakpak. Hindi dahil siya'y una, hindi dahil siya'y nanalo, sa totoo, talong-talo siya, but ang kanilang hingangaan sa tao nito na in spite na dapat madiskurahi na siya, dapat mawala na siya ng gana, dapat hihinto na siya, kay wala namang sense na ipatuloy niya dahil kulilat naman siya, at yet tinapos niya po ang kanyang pagtakbo. Doon humanga ang tao sa kanya. Sa atin po na mga mananampalataya, mula nang tayo'y nag-start sa finish line natin, yun ang ating conversion. At maari ngayon, ilang taon ka na tumatakbo, I believe, dumaranas ka ng maraming mga discouragements. Dumaranas ka ng maraming mga pains in life. Lalong-lalo na marami kang mga failures sa iyong pagtakbo. May mga
at lips na natutumba, anyet bumabangon sila. At maari sa spiritual na pagtakbo, maaring may mga natumba na sa atin, anyet patuloy lang tayong tumakbo. Ngayon sa panahon na ito, mas lalo na na napakahirap ang pagtakbo ngayon, dahilan marami ang mga tinatawag nating hindrances, marami ang mga balakid, marami ang mga bagay na nangyari sa sanglibutan na ito na almost 3.5 months ang iba sa inyo hindi pa nakapunta ng simbahan. Ang iba sa inyo talagang layong-layo na, malayo na makarecover. And yet, gusto kong hamunin kayo na sa kabila ng mga distraction na ito, sa kabila ng maraming mga discouragement na ito, sana patuloy kayo natatakbo. Huwag madiskurahi. And this will be our topic tonight. The cure for discouragement in the race of life. The cure for discouragements in the race of life. Bakit nadi-discourage ang tao? Nasabi ko na, dahilan sa minsan may mga hindrances, may mga tinatawag na mga nararamdaman, na mga pains, na parang wala ng sense, itikang ang ating mga paa, na parang ayaw na natin, as if gusto na natin mag-quit. And because of that discouragement, yun po ang nagiging hadlang sa ating pagtakbo sa ating Christian race. I know for a fact, dahil tao lamang tayo, kahit ang inyong pastor, may mga discouragement na dumarating sa buhay natin. At marami ang pinapadala ng diablo na mga discouragement para tayo ay hihina, para tayo ay manghina, para tayo ay madiscourage, para tayo ay hihinto sa ating paglilingkod. And yet we are encouraged here in our text na kailangan magpatuloy tayo. By the way, huwag kang madiskurahi kung ang iyong mga kapwa mananampalataya ay malayo ng narating. Hindi ito competition. We are not in different teams. We are in one team only. And that's the team of Jesus Christ. Team po ng mga mananampalataya. We are not competing one another. Ang dapat nating gawin, magtutulungan po tayo bawat isa. Huwag nawa mangyari na ang iba sa atin na mga mananampalataya ay ating iiwan, ating ibabuli, ating i-criticize ang iba nating mga kasamahan sa pagtakbo na ito. Alalahanin natin tayo'y na isa lang sa katawan ni Kristo. We are in one body, and therefore dapat we should be united. We should encourage one another. We should inspire and help others para makatakbo. Pag nauna ka na, bumalik ka ng kunti at ahilahin mo yung mga nadadapa na mga mananampalataya. Hindi na i-criticize mo pa at sasabihin mo, i-bully mo pa, oh, kawawa naman si ganito, bahala ka dyan. Hindi ganun ang dapat na attitude natin. Let us encourage those who are discouraged. And this is the purpose of the message tonight. Na sana makita natin ang cure for discouragement in the race of life. So titignan po natin ang mensahe ngayong gabi. Tatlong bagay ang dapat nating gawin, mga kapatid. The first one, ang unang cure for discouragement in the race of life is we must commit to a life of faithful running. We must commit to a life of faithful running. Kinakailangan komitado tayo, ha? Komitado tayo sa buhay ng patuloy na pagtakbo. I don't care how fast you run. Na-mention ko na sa Olympics, kailangan mabilis ka at mauna ka. Pero ang Olympics sa Panginoon ay hindi ito pabilisan. Bakit po? Ang Olympics sa Panginoon ay hindi po paunahan ito dahil wala tayo sa competition. Hindi iba-iba tayong mga team, iisa lang tayo na team at iisa lang ang ating coach, isa lang ang ating leader, walang iba kundi si Kristo. Ang kailangan lang natin is not how fast we run, but how faithful we run. Faithfulness is the key here.
people. Anhin mo man kung mabilis ka, nauna ka, and then mag-quit ka lang naman. Hindi ko naman minamasama ang talagang mga masigasig at talagang hardworking na mga Christian, mapagbigay, hustle winner, lahat na ng mga bagay na ito. Ang danger lang po dyan na iwasan natin sa ating pagiging zealous, sa ating pagiging busy sa paglilingkod sa Panginoon, ay ingatan natin na baka naman mag-quit tayo. Sayang yung ating mga nasimulan. Sa mga slow Christian naman, yung mga mahihina na mga Christian na takot mag-sulwining, takot mag-gawa ng ganito, ingat sila sa kanilang buhay, then kailangan natin sila mag-grow sa kanilang pananampalataya at maging faithful sa ilang commitment to run the race of life. Dahilan po ito ang grounds mamaya ng reward ni Kristo pagdating natin sa langit. Hindi niya sasabihin, "Well done, thou good and fruitful servant." Hindi po yun. Babasahin mo ang Gospel of Luke and other parable of Jesus Christ. Ang palagi ng welcome sa atin doon sa mga mananampalataya is this, "Well done, thou good and faithful servant." So faithfulness is what counts. So commit to a life of faithful running. Faithfulness lang. Patuloy lang. Ang malungkot, pagdating ng COVID, huminto tayo. Natakot na tayo. Gumalaw, tago na lang tayo ng tago. Ha? Na supposedly sana baka naka-advance na tayo ng one lap sa ating Christian life. So natuwa ang diablo. Para bagang nandun tayo sa racetrack, tumatakbo tayo, biglang bumagyo, and then tumakbo tayo sa mga nagpasilong tayo, tumakbo tayo sa mga covered places. Alam nyo po, sa totoong Olympic, babagyo man, magpapatuloy po yun sila. They have to finish the race, anuman at anuman ang mangyari. Unless talaga na may disaster na nangyari, maaaring may buhawi ba, may whirlwind ba, na nasira ang racetrack, pero kung mga ulan lamang, mga hangin lamang, at wala namang destruction sa mga alis nila, magpapatuloy po sila, tatapusin po nila, whatever destruction na darating doon, basta lang tolerable. Sa buhay po natin, maraming bagyo na ipapadala, habang exposed tayo sa ating pagtatakbo doon, maraming mga balak, but by the grace of God, ang challenge ng Panginoon dito na patuloy lang dapat tayo, we should be faithful in running the race. Huwag tayong madiskurahi. Malungkot lang, you have to recover your wasted months because of this COVID virus. Hindi ni excuse na sasabihin natin, hindi ako nakapunta ng church dahil sa ganito ganyan. This is not an excuse. Ito ay dapat natin i-overcome. Now, maaari sa unang buwan ay talagang imposible tayo makalabas. Pero sa akin na nasabi, gagawa at gagawa tayo ng paraan para mapatuloy natin ang ating pagtakbo. Ano ang kailangan sa commitment to a life of faithful running? Number one, we must be, unsa ang kailangan ito? This requires preparation. Kailangan natin ang preparation po dito. Alam nyo, ang mga atleta, taon, buwan, ilang buwan ang ginugugol para pagpreparar. You want to finish the race, you want to be victorious in your Christian race, then it requires preparation. Kailangan ang paghanda. Hindi kagad-agad na, you know, kailangan tatakbo ako ngayon and then mga hasty decision. Kailangan may preparation tayo. Alam nyo po ang isang insect na ginamit ng Panginoon sa Bible na talagang ang attitude niya ay the virtue of preparation, yung ants, yung mga ulmigas sa Cebuano pa, langgam sa Tagalog.
Bago po ang tag-ulan sa summer, nag-i-imbak na po sila ng pagkain. Tinitipo nila because pagdating na ng tag-ulan, hindi na sila makalabas. Alam nyo naman ang liliit ng mga ants na ito. Isang tulo lang ng ulan, pwede na silang malumos. And limitado ang kanilang galaw. So sa summer time, they prepare their meat in the summer according to Proverbs 30. Why? Nandyan sa kanila ang panghanda. Ganito din dapat tayo. Gusto natin maging successful sa buhay, it requires preparation. Kailangan maghanda po tayo. Paghandaan natin ang mga bagay. Planuhin natin papaano. Kaya nga nung dumating ang virus na ito, nag-prepare ako ng mga kaparaanan, ano ang gagawin natin, papaano ako makapunta sa inyong mga bahay, at least makadalaman lang, I could help you by giving you some relief goods. It takes preparation for us here in the church. Not only it requires preparation, but number two, it requires patience. Kailangan po ang pasensya to a life of faithful running. Ang sabi po ng banal na kasulatan sa verse number 1, wherefore being seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. So not only it requires preparation, but it requires patience. Kinanglan pasensyoso tayo. Hindi madali makamtan ang mga bagay na gusto natin abutin. Lalong-lalo na mga bagay na masabi natin mahihirap abutin. Kailangan maging pasensyoso tayo. Eh ang gusto natin minsan, may mga mananampalataya na gusto ka agad one day millionaire na. Ni hindi pa man lang nag-apply pa lang ng trabaho, gusto na kaagad tatanggap na ng sweldo. Nag-start pa lang ng negosyo, gusto na kaagad makabili ng bahay. Hindi ganun po. Kailangan natin ang pasensya. Ito ang virtue na kulang po sa atin. Ito ang virtue na minsan nawawala. Sa prayer natin, gusto natin kaagad sagutin ng Diyos. Kagaya ng Amerikano na nag-pray, ang sabi niya, Lord, give me patience now. Humingi siya ng pasensya, pero gusto niya kaagad, bigyan siya. Ha? So yan ang problema. If we want to cure for discouragement in the race of life, we must commit to a life of faithful running which requires preparation and requires patience. Let us run with patience the race that is set before us. Pupunta po tayo sa pangalawa. The second cure for discouragement in the life or in the race of life is that we must commit to a life of focused running. Kailangan nakafocus tayo. Sino ba ang tumatakbo sa ali na ang kanyang mga mata nandoon sa mga spectators? Kaya nandoon si papa niya, nandoon ang mga loved ones niya, pababay-babay siya. May mga nangyari na ganun. In fact, nauuna na sila. Nilingon niya ang kanyang mga kalaban, malayo na. So ang ginawa niya, pababay-babay muna siya doon sa grandstand na maraming mga tao. And then up na siya. Unang-unang ako, bigla na lang sumulpot yung kalaban niya na unahan siya na malapit na sana siya sa finish line. Ang tawag po dyan ay overconfident. Naging kaki ka. Gusto mo na, ha? Akala mo. Tapusin mo muna. At kailangan para hindi ka madiskurahi, you focus your eyes on the finish line. Huwag kang madistract. At ang mga atlita, kung papansinin ninyo, isa lang ang mata. In fact, hindi lumilingon yan sila. Bahala na anong layo doon. Ang iniisip nga, kaya ako isa akong runner noon. Ang iniisip ko, kahit na nauunan ako, ang iniisip ko parang nandyan lang sa tabi ko ang kalaban. That's why gagawin ko ang lahat na
pinoprogram namin ang aming isipan na ang kalaban mo ay nandyan sa tabi mo, na malapit ka nang, you know, lampasan. Pero pala ang kalaban mo ang layo pa. Walang dapat na magiging kontento ka rito, magiging overconfident ka rito. Dahil ang diablo, alam niya kung saan ka kukunin. So ang mata mo nandoon lang, huwag kang lalampas sa ali. Except of course sa yung mga 20 laps, kaya pwede ka, kung number 6 ka, pwede kang lilipat after isang lap, pwede ka nang lilipat. Or after few meters, pwede ka nang lilipat. May mga batas po yun. I'm not a long distance runner. Pang 100 to 200 lang po meter dash ang aking sinasalihan during my high school. So, talagang doon ka lang sa ali mo. Pag nauna ka at natapos mo ang ali mo, I mean ang iyong pagtakbo, una ka na, ha? Nauna ka na. Pero na, tingnan na nasa third lane ka, ang lane mo pala ay lane 2 ka, finish line, hindi mo namalayan na napunta ka sa third lane, disqualified ka kahit nauna ka. Yun ang batas. Ang punto ko rito, ang moral na mensahe rito, habang tayo naglilingkod sa Panginoon, dahil I liken, hinulagway ko ang Christian Panginoon, from the starting line, yun ang conversion natin, doon tayo naligtas. At mula doon nung naligtas tayo, tumatakbo tayo ngayon, 2020 na. Ikaw ang nakaalam, ilang taon ka na, nasabi ko ang akin, 41 years na, dahil 1979 ako naligtas. At ngayon 2020 na, therefore 41 years na ako tumatakbo. Kailangan nakafocus ka sa ali mo mismo, doon lang sa lane mo, nakafocus ka doon, not only on your own lane, ang assign mo na lane, but nakafocus ka sa finish line. Huwag lilingon, huwag titingin sa kaliwat sa kanan, huwag ma-distract. Ang gagawin ng diablo, papadalas yan ng mga distraction, ng mga allurements sa sanglibutan na ma-distract tayo, na ma-hinder tayo, at malingat tayo, at doon nagsisimula, nahihina tayo, at sometimes tayo ay nadadapa o kaya humihinto tayo sa paglilingkod. To cure the discouragement in the race of life, not only we must commit to a life of faithful running, but number 2, we must commit to a life of focused running. Nakapokus ta ang ating mata. Ang sabi po sa banal na kasulatan, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ingatan po natin, walang masama tumitingin tayo sa tao, basta hindi lang natin pinapattern ang buhay natin sa kanila, dahil pag nadapa sila, dapa din tayo. Pag nagkamali sila, magkamali din tayo. And din sisisihin natin sila. Bakit ganito sila? Bakit, ha? Eh kasi ang mata ang tayo nakatingin sa kanila. Tumingin tayo, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Dalawa po ang kailangan natin to commit to a life of focus running. Number 1, we must focus Jesus. Looking unto Jesus. Bakit po inuutosan tayo na tayo ay mag-focus sa person ni Jesus, sa pagkatao ni Jesus Christ? Because siya lang po ang tao na walang kamalian, na hindi nagkamali, hindi. He is a perfect person. Pag tumingin tayo sa tao, imperfect ang tao, may kamalian ang tao, may mga flaws ang tao, may mga weak points ang tao. Sometimes ma-appreciate natin, uy, ang galing ni brother so-and-so. Ma-appreciate natin sila, but later on we found out na mayroon mga kamalian sila. That's why huwag tayo mag-focus sa tao na ito. Mu-focus lang tayo kay Kristo, because He is the only perfect person that lived in the universe na hindi po nagkasala. Focus on the person of Jesus. Kaya nga ang sabi ng Bible, looking unto Jesus. Hindi niya sinabi, looking unto pastor,
looking unto your brothers and sister, looking unto somebody, looking unto someone. But the Bible says, looking unto Jesus. Alam niyo po kung bakit marami po ang mga nagbabackslide dahil po tumitingin sa tao. Marami po ang humihinto sa paglilingkod sa Panginoon, nadidiskurahi, hindi na bumabalik sa simbahan dahil po ang tao po ang ating sinusundan. Tumingin tayo kay Kristo. Focus on the person of Jesus. Not only that, number two, not only we must focus on the person of Jesus, but we must focus on the performance of Jesus. When I say performance of Jesus, yung mga na-accomplish niya na, yung mga dinaanan niyang balakid, yung mga trials and testings, yung mga design ng Diablo para kitilin ang kanyang buhay. You remember, kung ibalik natin ang lineage ni Kristo doon sa Garden of Eden, doon pa lamang gumawa na ng paraan ang Diablo. Pinatay niya si Abel, si Cain, pinatay niya ang kanyang kapatid na si Cain. Yang plano ng Diablo, ginamit si Cain noon para walang lalabas sa Messiah sa lineage ni Abel. But of course, ano ang nangyari? Napatay niya nga si Abel, pero hindi pala doon lalabas ang lineage ni Kristo doon kay Seth. If you study the gospel according to Luke and Matthew chapter number 1, kung saan ang galing ang lineage ni Jesus. So ginawa ng Diablo. And din doon sa Old Testament, marami siyang ginawang hadlang para lang na hindi lalabas ang Messiah. Pagdating dito sa New Testament, doon pa lang sa kanyang kapanganakan, pinapatay na ni Herod ang lahat ng mga bata 2 years under. Dahil akala niya makasama si Jesus doon na mamatay. Dahil kay alam ng Diablo na ito ang magiging balakid sa kanyang ministry, sa kanyang mission. At alam ng Diablo na ito ang pinadala ng Ama upang magtubos ng kasalanan ng sanlibutan. So doon pa lang sa kapanganakan, sinira niya na, pero hindi niya po nasira. Nung lumaki na si Jesus Christ, marami na namang atake. Tinempt niya doon sa wilderness. Kung naalaala niyo, tinempt siya na pinapatalon niya si Jesus Christ doon mula sa temple. Para lang itempt niya. Pag nag-response si Kristo noon, nagkasala na si Jesus. Maraming paraan na ginawa niya ng mga hadlang na sana kitilin niya, i-stop niya ang Messiah. Pero hindi po na-stop ni Satan. That's why we can count on the performance of Jesus. Nung nagtawag na si Jesus Christ ng mga disciples, hinaluan niya ng isa niyang tao. Sino yung tao niya sa 12 disciples? Si Judas Iscariot. At akala ng Diablo, ito na ang katapusan ni Kristo. Pero discern ni Kristo na si Judas Iscariot was a devil who will betray him. Yet hindi nagtagumpay ang Diablo po. Gumawa ng paraan ng Panginoon. Doon sa cross, ginawa niya ng lahat ng paraan na sana hindi matuloy ang lahat ng mga plano. And yet God overcome. He overcame everything that the devil has put into his alley hanggang natagumpayan ni Jesus Christ. Therefore, mga kapatid, hindi lamang mo focus ta in the person of Christ because he was a sinless Savior, but we must focus on the performance of Jesus. We can count on what Jesus has done. At wala na tayong duda, ang ginawa ni Kristo lahat ay tagumpay. At walang nakatalo sa kanya, walang nakahinder sa kanya, walang mga bagay na nakastop sa kanyang programa, ginawa lahat ng Panginoon victoriously. Therefore, we must focus on what Jesus has done. The performance of Jesus is one ground that we can be victorious and we can cure discouragement in our life, in the Christian race of life. Pwede tayo maging tagumpay if we focus on the performance of Jesus. Minsan may mga tao na ang pagtitiwala nila, nakapokus sila sa, bilib na bilib sila sa kanilang pastor. Pag nawala ang pastor, wala na rin. Mayroong akong alam sa Amerika, I have used this as an illustration.
na until now, hindi pa yata naka-recover ang church na yan. 15 years na namatay ang kanilang pastor, wala na. Sila rin ay nawalang gana. May mga itatawag sila, i-invite nila mga preachers, and then i-reject niya lang naman nila. Kaya wala daw talaga ka-substitute ang kanilang pastor. Walang masama na talagang mo-appreciate sa gift ng isang pastor. Pero mga kapatid, ang pastor po ay tao lamang, and only Jesus can perform the best performance ever. At ang pastor pwede po magkaroon ng kamalian, nagdi-deteriorate po ang edad ng pastor, ang lakas ng pastor. Minsan magaling lang ang pastor pag batang bata pa, pag matanda na may mga deviation na diha, mayroon ng mga deterioration dahil po sa nagkakaedad ang pastor. Kaya ang advice ko sa mga matatanda na pastor na una, medyo parang hindi ka na anointed, ang memory mo parang wala na, mabuti na lang mag-resign ka and invite other young preachers to pastor the church. Ha? At kayo naman ng mga membro, dapat mag-pray kayo na ang Panginoon ay sustina ang inyong pastor habang may lakas pa, pero never ta na makakuha ng isang perfect na pastor, ng pastor na talagang kumplito ang performance, si Jesus lang po ang nakagawa niyan. Walang iba. So ano po ang ating napag-aralan dito? Number two, we must commit to a life of focused running. And number three, bilang panghuli po, to cure any discouragement in the race of life, not only we must commit to a life of faith or faithful running, not only we must commit to a life of focused running, but number three, we must commit to a life of fulfilled running. Yung salitang fulfilled, natapos natin, na-fulfill natin ang ating pagtakbo. Hindi na nakastart lang ta. Maraming mga Christians na magaling lang sa una. Pagdating sa kalagitnaan, instead of one lap, isang lap sana ang iikutan mo. Pagdating sa kalagitnaan, hihinto ka na. Hindi po yun ang sukatan ng fulfilled running. You must fulfill what God has assigned you to do. Kaya nga si Pablo nag-ingon, I have, look at 2 Corinthians, I mean 2 Timothy. Napakaganda po ang pagkasabi ni Pablo rito. In 2 Timothy chapter 4, bago po siya, nandito na siya sa isang prisuhan po, at siya ay pupugutan ng ulo pagka umaga. Ito ang kabilin-bilin niya kay Timothy. Sabi niya, preach the word, be instant in season. I'm reading 2 Timothy 4, verse number 3. Verse number 2, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all longsuffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Yan ang sabi ni Pablo kay Timothy. Darating ang time na maraming aalis, magdi-depart sa'yo at hindi mag-endure ng sound doctrine, ha? Sound familiar sa mga simbahan na ito. And then, hahanap sila ng ibang simbahan na it will tickle their ears at entertain lamang sila. Ganyan ang mga mananampalataya. Marami na ang dumaan na mga member sa ating simbahan. Napapansin natin ang iba sa kanila lumipat sa Pentecostal, lumipat sa liberal na Baptist. Nga naman, dahil doon walang wali ng kasalanan, doon puro lang pakatawa, doon puro lang entertain. So ito ang mga klaseng mga membro na maghahanap lang ng mag-tickle ng kanilang ear, sabi ni Pablo kay Timothy. Walang sabi niya, kailangan maging faithful ka, kailangan i-preach mo lang ang salita ng Panginoon. Ang sabi niya sa verse number 6, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. So si Pablo mismo ang halimbawa ng fulfilled na paglilingkod sa Panginoon. He was committed to a life of fulfilled running. Ito ang dapat natin.
abutin natin ang finish line, mga kapatid. Kung sakali man mauna ang ating kamatayan, dahil hindi natin alam kung ano ang mauna, rapture ba o ang physical death natin, kailangan kukunin man tayo ng Panginoon ay walang regret sa ating mga buhay. We have fulfilled our ministry. Tinapos natin, na-fulfill natin ang ating ministry. So ito po ang kailangan natin para hindi tama diskurahe, kaya kailangan ang nasa isipan natin tapusin ko ito. I will never quit. I will keep on keeping on because I know the Lord is waiting there at the finish line. Nung ako'y atlet, pag nakita ko ng aking coach doon sa finish line, nag-aabang na doon yung mga coaches ng mga atlet nando doon po sa gilid, nandoon sila sa finish line. At so, sa sign sila na ganito, come on, sige pa, na i-encourage ka. Mga kapatid, nandoon ang ating coach si Jesus Christ sa finish line at sumisigaw siya, keep on! Isang panghakbang, dalawa panghakbang, malapit na, tapusin mo, keep on, don't be discouraged, don't quit, sige, kaya mo yan, kaya mo, tapusin mo. That's an encouragement, words of Jesus Christ. At lumalakas tayo kahit ayaw na natin, kahit halos di na natin mahakbang ang isang paa natin. And yet because of the coach that is shouting for us, keep on, finish the race, malapit na, ilang hakbang na lang, sige pa, patuloy ka pa. Nagiging pagpapala at encouragement sa atin, mga kapatid. Nawawala ang ating pain, nawawala ang mga discouragement ating iniisip dahil may sumisigaw doon at ini-encourage tayo. Fulfill running. Commit to a life of fulfilled running. Dalawang bagay po ang ating makita po rito. Bakit kailangan natin natapusin ang ating Christian race? Number one, because our coach finished our race for us. He finished our race for us. Siya po ang nagtapos ng ating, inunahan niya na tayo. Ang sabi ng banal na kasulatan, looking unto Jesus, the finisher of our faith, siya ang finisher ng ating faith, who by the joy that was set, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Dapat po ma-encourage tayo dahil po si Kristo'y tinapos niya na ang Christian race natin. At kung tinapos niya, kaya nating tapusin din dahil ang ating coach ay nagpakita ng napakagandang ihimplo. Number two, not only he finished our race for us, our race for us. Ano ang finish niya? Fix na talagang winner na tayo. Talagang magiging victorious tayo. Ano ang sabi sa Romans chapter 8? We are more than conquerors through him that loved us. Hindi tayo talunan dapat, mga kapatid. We are winners. We are overcomers. We are finishers. We are victors, not victim. Magiging talunan lamang tayo pag hindi tayo naniwala. Magiging quitter lamang tayo pag pabayaan natin ang discouragement, ang mga threat, lalong-lalo na ngayon, ang number one nating hinaharap ngayon ay ang takot ng kamatayan sa virus na ito. Minsan nasusukat ngayon ang ating pananampalataya para bagang hindi tayo ligtas. Marami sa mga believers sa parang hindi ligtas. Ang napakataas ang takot ninyo sa inyong kamatayan. Alalahanin ninyo may virus man wala, kung panahon mo na mamamatay ka. Pero napakataas ang inyong takot sa virus na ito na nawawala ng inyong pananampalataya at para bagang hindi ninyo tiyak ang inyong kaligtasan. Na para bagang wala kayong assurance of your salvation. Hindi ko naman sinasabi na
porque ligtas na tayo ay exposed na lang tayo dyan. Ha? Hindi ko sinasabi po yun. Ang sinasabi ko po na pagdating ng Linggo, dapat atin i-break ang ating fear factor. Dapat unahin natin ang Panginoon. Ang masama kung inuuna natin, lumalabas tayo at inuuna natin ang mga bagay sa sanglibutan, eh delikado tayo nga. Baka mabiktima tayo na itong mga kwa na ito, mga bakterya na ito. Pero pag ang tuyo at tumungi mo na paglingkuran ang Panginoon at mayroon namang means na makapunta ka ng simbahan, and yet natatakot ka, something is wrong with your faith. Diyos yung paglilingkuran mo, matatakot ka. Ibig bang sabihin, mas makapangyarihan pa ang virus kay Kristo? Na maglingkod ka sa Panginoon and then pabayaan ka ng Panginoon? I hope magkaroon tayo po ng inventory sa ating buhay. Totoo ba akong ligtas? Ngano pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, mas labaw, mas mataas ang aking takot sa virus na ito? Huh? And yet, marami sa atin ang gumagawa ng paraan na makanegosyo sa Lunes hanggang Sabado, and yet pagdating ng Linggo, wala na. So I hope, ang mensahe na ito ay nakapukaw ng damdamin ng bawat isa sa atin. Habang tayo'y tumatakbo, imagine, ilang taon na kayo, tatanungin ko kayo at kayo lang makasagot ngayon habang kayo na napapakinggan, count the numbers of your service. Ilang taon na kayo mula sa inyong conversion, sa starting line ninyo, conversion ninyo, 2020 na ilang taon na kayo na Christian? Ang tanong pangalawa, are you still running? O huminto na kayo? O kaya, nagupo na kayo, na-overcome na kayo ng fear, na wala na ang focus sa paglilingkod sa Panginoon? I hope makarecover po tayo. This is our last chance to prove to God our loyalty and faithfulness. Baka nga, sabi nila, magkaroon pa ng wave number 2. Second wave. At ang second wave na ito, sabi nila, ay mas times 2, times 3 sa nangyari sa una. So ano na lang gagawin natin? Biro mo na nahindran sa kaaway na malapit ng rapture, huminto tayo. Hindi natin na-fulfill ang ating pagtatakbo sa Kanya. Wake up, believers. It's time to meditate upon the challenge of the Word of God tonight. Huwag mong pabayaan na ang mga bagay na nangyayari ngayon ay makapastop sa iyong paglilingkod sa Diyos, sa iyong pagtatakbo ng race of life. Dahilan lang sa discouragement, nawala ka na sa focus ng iyong buhay. Kailan ka makarecover, I do not know. Baka mag-rapture na lang, napakalaki ang gap mo. Napakalayo mo pa sa finish line. Nag-rapture na lang, nandito ka pa. At marami kang sasagutin sa Panginoon. Maraming iiyak pagdating sa judgment seat of Christ. At maraming magsisisi. Sa Cebuano pa, daghan ang magmahay. Nga naman, nga wala ko nagpadayon sa pagdagan sa lumba. Think about that. Iiwan ko ang mensahe na challenge sa iyo. Tanungin mo ang sarili mo, ilang taon ka na mula nang na-convert ka, and from that finish line, which is your conversion, ilang taon ka na tumatakbo? Saan ka na ngayon? Malapit ka na ba sa finish line o huminto ka? O matras ka, o anuman ang nangyari. May the Lord bless you and take the challenge. Kung i-apply mo sa buhay mo ito, malaki ang maitutulong sa buhay mo. Kung ingrato ka, proud ka, arrogante ka, walang maitulong dahil ayaw mo paniwalaan ito. Pero kung humble ka sa Panginoon, titignan mo ang iyong buhay. Saan ka na ngayon sa iyong pagtatakbo? Naka-discouragement ka ba?
Na-depressed ka ba? Nag-quit ka na ba? Ano ba ang sitwasyon mo ngayon? So, see you next broadcast of ulit tomorrow. Babalik tayo kung may awa ang Panginoon. Pray for me. I have some little problem in my body. Dahil nga sa kabisi natin, may mga pains tayo na nararamdaman. And yet, hindi ako huminto. I keep on standing. I keep on feeding you. I keep on running the race. Dahil walang pwedeng tatakbo sa aking sarili. Wala ring tatakbo. Walang proxy dito po. Hindi po pwedeng tatakbuhan ni husband mo, ni wife mo ang iyong Christian race. Individual po ito na pakikipagtakbo sa buhay. Kaya kailangan natin tumakbo. Let us keep running until Jesus comes. Good night to all of you. Stay safe. This is Pastor Danny Bornales, sending my prayers and love to each one. God bless.